So good day guys, so I'm gonna show you how to download ng Power ISO and then ilagay siya sa bagong folder. So first, open natin ang ating Google Chrome. Type natin is Power ISO. So ayan, click natin itong first na tumabas, yan, pinakataas. So wait lang natin and then install natin ito. It depends sa inyong PC, and ang PC ko is 64-bit, so ito download natin. So ayan, wait lang kayo hanggang matapos ito, and then after nyan pwede nyo na siyang i-click. Wait lang kayo guys, lalabas siya ng kusa dyan sa may screen natin kapag okay na. So wait lang natin. Ayan, so click na lang yung yes and then loading lang siya saglit. Try nyo lang guys. And then ayan, click nyo lang itong I agree kapag lumabas ito sa screen nyo. And then next nyo lang and then accept. Or yung mga ganito, siguro accept nyo na lang din. Then dito sa part na to, mamimili kayo ko saang location na pupunta yung file ninyo. So sa akin, ipupunta ko siya dito sa this PC. Tingnan natin dito sa may, lagay natin siya sa downloads. So doon ko siya lalagay sa downloads. And then may nakasulat na Power ISO. So yan, install natin siya. Ilagay natin siya sa may magandang folder guys para mabilis hanapin kapag i-extract na natin siya. So ayan, pinitin lang natin yung next and then click nyo lang itong select all. Yan, para okay lahat. So ayan, done na. So ayan, close na siya. Thank you for installing Power ISO. So ayan, congratulations. Wait lang natin guys, nag-loading pa siya. And then, ayan, back na natin. So dito guys, may kita nyo lalabas na dito sa screen ninyo yung ng Power ISO. Ayan, so click nyo lang, press enter. Pag lumabas na siya dito, and then ayan, X nyo lang to guys. Yan, i-exe lang siya. And then move tayo sa second part. So ikakat ko muna to, ayusin ko muna para mabilis. So ayun, let's go. So ayun guys, nagbabalik tayo dito sa part 2 ng ating video sa paglagay ng file sa ating Power ISO. So ayan, ito yung part 2 ng paglagay natin. Yung kanina yung part 1 natin is yung how to install ng Power ISO. So ito naman yung part 2 natin kung paano tayo mag-extract. So ito, click natin yung Power ISO. So ayan, pagka-open, X nyo lang to guys. Ayan. And then click the select file. Then piliin nyo na dito guys kung saan yung file na gusto nyo. Then pakita ko kayo ng sample guys. Pag natin dito yung files na nagkuha tayo dito sa ito, kunwari ito, ayan. And then click nyo lang itong save na to. Ayan, kakancel ko na lang dahil nakasave na siya sa aking PC. And then pagkatapos nyo ma-save, click nyo itong extract. Wait lang, save muna natin. And then sample. Ayan, pag narinig nyo na yun, like tumunog na siya ganun, na-save na siya. And then click nyo na itong extract. And then piliin nyo kung saan nyo gustong ilagay na folder. Ganyan, dito new folder. And then click nyo lang yung OK. Ayan. And then it means tapos na siya. So ayun,
na-download nyo na yung power, yung files sa may folder ng Power ISO. So pag tinignan nyo siya, andito na siya sa may files. So ito, na-resample. Pag clinic nyo yan, ayan, pag pinasa nyo siya, ganito na siya. Explore natin to ulit. And then andito na siya. So makikita na siya kahit sino na pinagsendan ninyo. So ayan, click natin to. Play natin. Location na pupunta yung file niyo. So sa akin, ipupunta ko siya dito. So ayun. Ayun yung kakalabasan ng Power ISO natin. So yun lang guys. Ito na end ng vlog natin. So peace out. And then lalagay ko na dyan sa Power ISO ko yung final video na tong buong part na ginawa ko. And then papasa ko na kay ma'am. So ayun, ito na tatapos ang ating video. Thank you for watching. Alrighty, sana nasundan nyo na maayos yung step by step natin guys. Hindi ko man na-explain ng mas maayos, pero sana nasundan nyo. So yun lang, thank you.